本呢？
Ang bata ko sa club, ay sinasunod ko sa club. Nasaan na nagkawa? Natuwa naman. Alam mo, sabi na nga. Uy, sabi nila, basta makaobyar ang gumawa, talagang maganda. Sabi na asawa ni Tito Jack. Sabi, maganda tita. Sabi, basta makaobyar. Hello! Merry Christmas! Yan, katatandaan na natin yan. Pinakamamahal ko ng kapatid. Inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahan ito na dudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umakay sa atin upang taligtan ang likong pamumuhay at damdamin ng makalaman. Kaya't makapamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at kadapat-dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng pagpapakyat sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas ng Jesus Kristo sa gitna ng kanyang kalinginan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang ligtas tayo sa lahat ng kalituhan at libisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti ang salita ng Diyos. Salamat. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng pangahanap ni Maria. At isinilang niya ang kanyang pangalan, at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampinang sanggol at inihiga sa isang sapsapan, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaindiyawan ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagpabantay ng kanilang mga lupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at gumaganap sa paligid nila na kasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng ngayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo
na magtutulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na babalot ng damping at nakahiga sa sapsakan. Biglang ibitaw sa Panginoong Anghel ang isang malaking kukuha ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay sa kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Nakatutuwa po tingnan na marami po tayo ngayon. At kailan nga po, sama-sama po natin sinaksihan yung isa na namang ang tawag po natin panuluyan. Kanina nakita po natin kung paano ginanap yung pagsasadula ng paglalakbay ni Maria at ni Jose na noon, alam naman natin, ay magpapatala sa Bethlehem kahit na nga si Maria ay nagkagalang-tao at malapit ng manganak. At alam po ninyo, sa paglipas ng mga tao, marami na po itong naging iba't-ibang pagsasalarawan. Dahil naman po natin, ito ay kadalasang bunga ng ating pong pagpamalikhari, minsan naman, bunga ng ating sariling karanasan. Gaya po kanina, nakita po natin, dahil tayo nga ay narito sa ibang bayan, isa sa mga pagsasalarawan ng mga bagong panuluyan ay walang iba kundi yung nakita po natin umuwi yung galing sa isang sa ibang bansa. Nakita rin po natin na paano isa sa mga pagsasalarawan ng panuluyan ay ang panuluyan ng isang higahos sa buhay, kumakatok sa tahanan na maaaring tumulong sa kanya. Noon po, 1944, sinasabi ko na meron po isang sabihin na po natin pagsasalarawan ng pagkapanganak kay Jesus ayon sa mata ng isang 6 na taong gulang na angkon. Sa angkunan, ang pangalan po niya ay Misha. Sabi po roon, meron daw po kasi yung nung panahon na yun, may nanayaan ang ilang mga Amerikano na maaaring magturo ng mga aral na hamos na puting balita. Malapit na noon ang Pasko, kaya po ginawa po nila, tinuro po nila yung tungkol sa pagkapanganak kay Jesus. Kinuwento nila, nakikinig yung lahat ng mga angkol, kinuwento nila kung paano si Maria at Jose, lalakbay upang magpalista, magpatala, tapos, inabutan, panahon ng pagkamanak si Maria. Alam na po natin yung kopyo kwento. Linggo nito, taon-taon narating natin ito. Kanina yung sinararawan pa sa atin sa pamamagitan ng isang dula na salamat po sa mga kasapi ng Kaobiyar at ng Masherets na bigyan nila ng kulay sa isang kapatagong pamamaraan yung ating pong kwento na madalas ang pinabalik-balikan. Ngayon po, matapos po yung kwento noong mga nagturo yung pagkapanganak kay Jesus, sabi po nila ito sa mga bata, gagawa sila ng kung papaano nilang maisasalarawan yung kanilang nanay.
binigyan po nila ng mga pirapirasong papel ng mga bata. At yung mga bata naman po ay gumawa na bilib, kagaya po nariyan sa ating gilid. Gumawa sila ng bahay-bahayan, gumawa sila ng tao na kunyari ay si San Jose, gumawa sila ng isa pang babae, kunyari si Maria, pawang nakatayo, tapos merong sagsaka. Kani-kanya silang gawa, tigmang maliit lamang. Pero kapag napunta, dahil ang dalagad siya nagtuturo, nakita nung isa, yun pong nandun sa sagsagan, dalawa. Dalawa yung bata. Sabi po ngayon, nung nagtuturo, Misha, bakit naman dalawa yung naririyang bata sa sagsagan? Sabi po ngayon nung bata, kasi di po ba, ganyan po yung nangyari ng Pasko. Sabi nung nagturo, sige nga, kwento mo sa akin, ano ba yung sinabi sa'yo? Kinwento nga po nung bata, hanggang sa bandang huli, gaya ng ating ginagawa rin kanina, pero na tayong dinagdag. Sabi po nung bata, nakita raw niya yung batang si Jesus naroon sa piling ni Maria. Pero tinanong siya, sabi po raw sa kanya, patutuloyin mo ba ako? Sabi po nung bata, sagot daw niya, hindi ko po kayo mapapatuloy kasi ampun lang po ako, wala po akong nanay, wala po akong tatay. Kaya nga po, wala po akong mayalong na tahanan sa inyo. Sabi ni Jesus, dito-dito ka na lang. Sabi ni Misha, kay Jesus, wala po akong may bibigay sa inyong regalo. Ngayon, naisip niya, kung gusto niyo po, pwede po ba, dahil mukha namang pilalamig kayo, bibigyan ko po kayo ng inip. Tatabihan ko na lang po kayo yan. Kumayag si Jesus. Sabi ngayon ni Jesus, oo, pwede kang manatili rito, palagihan. Kaya dalawa yung bata sa sabsaban. Alam niyo, kanina, noon po, meron tayong panuluyan. Isa dun sa mga pinakagusto kong tagpo ay wala po dun sa may gawin po yan. Kasi madalas na po natin nakikita yun. Alam na natin, maglalakbay si Jesus, Maria, Jose, tapos pupunta na dito sa harapan. Tapos, hahandugan ang regalo. Pero ang isang nakatutuwa, at pwede po natin sabihin, pangkasalukuyang paraan ng panunuluyan. Ayun nga po, makita natin na mayroong pagtanggap. Naroon yung pagtanggap natin sa Panginoong isisilang. Nakita natin kung paano nagugaan ang pasakit. Yun po, habang sila'y naglalakbay, hindi sila pinatutuloy ng mga bahay na pwede nilang tuluyan. Dati po, binibiro-biro ko pa yun. Sabi ko, pero kasi silang mali, hindi sila nag-prenote. Pero ito po yung isang bagay na dapat natin tingnan din. Kung nag-prenote ba, tatanggapin pa rin ba natin? Kasi pagka po meron namang nagsasama sa atin, pwede tayong umuo, pwede rin namang tumanggi. Kahit hindi ibig sabihin kung sino nauna siya pagbibigyan, nasa atin din ang sagot, papapasukin ba natin, patutuloyin ba natin si Jesus o hindi. At ano nga po ba ang pinakamahalagang regalo na ibibigay natin para sa Kanya? Nakatutuwa sa mga pagkakataon ito, marami na po sa atin yung nakakikita ng kahalagaan, hindi ng paghingi ng regalo sa Panginoon dahil
siya ang may kaarawan. Mas nakikita natin siya ang dapat ating handugan sa araw ng Kapaskuhan. Pero ano nga po ba ang bibigyan natin regalo? Mga pagbati, kagaya ng nakikita natin sa Facebook, Happy Birthday Jesus. Sapat na po ngayon, mga salita na pututuusin, oo, may ipinipakahulugan, pero mayroon kayang damang o kalakit na pagmamahal. Tinatanggap nga po ba natin talaga si Jesus sa gabing ito na alam natin puno ng kalamigan, nadarama kaya ni Jesus ang pagmamahal natin sa Kanya? Wala pong problema kung ang tatanong ay tayong giniginaw ngayon dito, pagkaman kung puno na, nagkakasiksika na, paingitin ba ng Panginoon kung di pa tayo giginawin dahil mahal niya tayo, tinatanggap niya tayo? Doon wala po tayo lagi problema ay tiyak tinatanggap niya tayo. Ngunit tayo kaya sa gabi nito, hindi kaya giniginaw si Jesus sa piling natin? Oo, magkakasama tayo ngayon. Ngunit handa ba tayong yumakap sa Kanya? Sa Kanyang kaharian bilang tao at hindi lamang bilang Diyos. Handa ba tayong yumakap sa Kanya sa katauhan ng ating mga kapatid na kapuspalan? Handa ba natin siyang yakapin kahit na siya ay malayo sa katauhan ng mga minamahal natin sa buhay? Ito ang isang patunay ng tunay na pagmamahal na kahit malayo, damang-dama ang init sa ating kalooban. Kaya po, hindi naman tayo dapat mamumila kahit tayo malayo sa ating mga mahal sa buhay. Mahalaga lang po, tunay na mayroong pag-ibig sa lahat ng ating mga ginagawa, binibigay, sinasabi. Kung tayo man po nagpadala ng mga regalo sa Pilipinas o sa isa't isa nagbibigay tayo ng regalo, ang tanong doon ay hindi kung gaano kamahal ang siyang binibigay. Ang tanong ay kung gaano kamahal ang binibigyan. Kung gaano kalakip na pagmamahal ang binibigay. Ating pong tatandaan, ngayong Pasko, wala namang binibigay na pera ang Panginoon. Wala po siyang binibigay sa atin mga bagong bagay o bagong gamit. Ngunit tayo, natutuwa, ibig sabihin, wala sa bagay na material ang makapagpapasaya sa atin. Masaya tayo ngayon dahil nararamdaman natin ang Kanyang pagmamahal. Masaya tayo dahil tinatanggap niya tayo sa kabila ng ating kahinaan at kasalanan. Masaya tayo kasi yung Kanyang salita ay hindi lamang salita. Yung Kanyang salita may kalakip na pagmamahal. Kung kaya man sa kapangyarihan ng pagmamahal, yung Kanyang salita nagkatawang tao. Naging laman upang makapagpadama ng init ng pagmamahal. Sa gabing ito, lalo na rin po hanggang sa maghapon bukas, atin pong sikapin na tabihan ng Panginoon. Sikapin po natin hindi siya ginawin sa piling natin. Yakapin natin siya sa katauhan ng mga mahal natin. Yakapin natin siya sa katauhan ng mga tao tapos sa pagmamahal. Yakapin natin siya sa piling ng mga nangangailangan. Yakapin natin siya sa bawat isa. Amen. Ang tao, siya alam ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Santa Maria Virgen.
po tayo. Sampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagatawang tao siya, lalaman ng Espiritu Santo, pinanganak na sa Panginoon ng Diyos, Panginoon. Maging taos puso nawa ang pagkilos ng mga bansa para itaguyod kapayapaan sa mundo. Gayon din ng bawat tao para sa kapayapaan sa bawat tahanan. Manalangin tayo. Mga bilanggo at ang mga sumabilangguhan, manalangin tayo. Ama naming Diyos, ngayong gabi, nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak. Habang minugunita namin ang kanyang pagiging tao, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at ihatid mo kami sa kapayapaang walang wakas. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Na-record na? Ah, nagre-record na? Ikaw nga magkuha? Yung dadalang bina. Nag-offer daw siya. Na-record na? Na-record na? Na-under na? Thank you.
walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Para sa inyo at para sa inyo.